Good day mga koy. So ngayon ay atin namang pag-uusapan ang naging tune-up games ng ating pambansang koponan Gilas Pilipinas kontra sa KBL team na Changwon LG Seekers na ginanap nga sa PhilSports Arena sa Pasig kagabi. So dito mga koy ay magbibigay lang tayo ng konting komento natin patungkol dito sa ating napanood na laban ng Gilas Pilipinas at saka LG Seekers. So itong tune-up games mga koys, ang kaisa-isang tune-up games ng Gilas Pilipinas bago nga ito sumabak sa 19 Asian Games sa China, ay magandang experience ito mga koys, at para din ma-expose nga ang mga kakulangan at kagalingan ng Gilas Pilipinas. So dito mga koys, para sa akin, nakita natin dito na kulang pa ang ating pabasang koponan para sa chemistry. Dahil nga mga koys, ang ating pabasang koponan ay ngayong linggo lang ito muli nabuo dahil nga sa pabago-bago ng lineup, dahil sa may mga player tayo na na-denied ng hagok dahil sa hindi napasama sa 37 man list na ipinasa ng SBP at saka POC. So ngayon mga koys, nakita natin na marami pang pagkukulang dito sa ating Gilas Pilipinas. Kahit nga dito mga koys na nanalo nga ito sa LG Seekers, ang kagandahan nga dito na expose nga ang kahinaan ng ating pambansa koponang Gilas Pilipinas. Ito yung chemistry ng bawat player. Dahil dito mga koys, kung napanood nyo ang laban na ito, dalawang bisis na magkasunod inabot sa ng 24 second shot clock ang ating pambansa koponan. So kaya kulang pa talaga mga koys para sa chemistry itong ating pambansa koponan Gilas Pilipinas. At ang plus 10 naman para sa akin dito ng mga koys, ang nagustuhan ko nga dito naman sa kanila mga koys sa sistema ni Coach Timcon, ay maganda yung ball movement. Hindi natin masyado ito napansin sa FIBA World Cup, pero dito kay Coach Timcon, lahat nakakahawak ng bola at lahat pwede maging point of attack. Kaya dito nga mga koys, malaking pagbabago ito para sa ating pabasa koponan Gilas Pilipinas na ngayon nga hawak ni Coach Timcon, na magkaiba nga ang sistema na pinapatakbo ni Coach Timcon at saka ni Coach Chot Reyes. Dahil dito lahat nga ay nagkakaroon ng sharing ng bola, nakakahawak lahat, maganda ang ball movement dito mga koys. Kaya dito nga mga koys, laban na ito ay sa first quarter ay lamang lang tayo dito ng isa, nagtapos ang first quarter sa 19-20. Samantala pagdating ng second quarter, dito nga medyo nakaalagwan ng konti ang Gilas Pilipinas sa score na 49-37. Overall naman mga koys, maganda ang pinakita ng Gilas Pilipinas kahit na ngayon lang sila nagkasama dito nga sa tune-up games na to. Dahil nga sa ganong mga issue na nga na hinaharap ng Gilas Pilipinas, kudos kay Coach Timcon, magaling nga talaga siyang kumawa ng mga panibagong plano. So yung tinatawag niyang plan B, nag-work nga dito mga koys. So kapansin-pansin nga natin dito na maganda ang sistema na pinapatakbo ni Coach Timcon kumpara nga doon sa FIBA World Cup na more on isolation. So dito more on passing nga ang ginagawa ng ating Gilas Pilipinas mga player. So lahat nakaka-touch na ang bola. So mayroon ball sharing nga dito mga koys. Ito yung kaibahan talaga mga koys doon sa napanood natin sa FIBA World Cup. So kung ganito ang naging sistema, malamang na malasa, malamang mga koys, medyo malayo nga ang narating siguro natin sa FIBA World Cup. Pero anyway mga koys, tapos na nga yun, dito nga tayo sa Asian Games. So sa laban na ito mga koys, si Justin Brownlee nga ang nanguna dito sa kanyang 19 points, 5 rebounds, 3 assists at saka isang block. Samantalang si Junmar Fajardo ay nagambag ng 16 points at saka 3 assists. So itong si Junmar Fajardo nga mga koys ay gamit na gamit nga ito para sa triangle offense, dahil nakakapag-penetrate ang mga gwardya at naipapasa kay Junmar Fajardo sa gitna at nakikik out naman ni Junmar Fajardo pabalik. So nalilito dito mga koys yung mga bumabantay kay Junmar Fajardo at saka sa mga gwardya. Kaya dito si Junmar Fajardo mga koys, ang masasabi ko, maganda nga ang sistema ni Coach Timcon dito sa kanyang triangle offense, gamit na gamit sa gitna itong si Junmar Fajardo. At dito nga mga koys, si Calvin Optana rin ay nagambag ng double-double figure na mayroon 13 points at saka 11 rebounds, samahan pa ng 4 na assist.
samantalang si Scottie Thompson ay mayroong 11 points, 9 rebounds at saka 4 assists. Si Arvin Tolentino naman mga kois ay mayroong 9 points, 2 assists at saka 2 steals. Si CJ Perez ay nagambag ng 8 points at saka 3 assists. Samantalang si Ansquami ay mayroong 6 points, 2 assists at 2 block. At itong si Japheth Aguilar ay nagambag naman ng 2 points, 2 rebounds at saka 1 blocks. Samantala, as para naman sa team ng LG Seekers mga kois, pinangunahan nga ito ni Dante Cunningham na mayroon 18 points at 8 rebounds at saka si Asim Marie na mayroon 13 points at saka 8 rebounds. Samantala, ang Pinoy import ng LG Seekers na si Justin Gutang ang mga kois ay nagtamo ng injury sa second quarter at hindi na nga itong mga kois nakabalik pa. So siguro ito si Justin Gutang ng mga kois ay pinapakita nito sa ating pambansang koponan na karapat dapat nga din pa talaga siya mapasama sa Gilas Pilipinas. Kaya siguro dito mga kois sa kanyang pagpapakitang gilas, dito nga na-injury nga siya. So hindi na nga siya nakabalik. So sayang din naman ka para maganda ang naging laban ng Gilas Pilipinas kontra dito sa LG Seekers. So ito pa mga kois, ating pa itong isi-share ko sa inyo rin itong ang points of turnovers ng Gilas Pilipinas ay 11. Ang points in the paint ay meron tayong 44. So malakas nga tayo sa ilalim dahil nga dyan si Junior Pardo at saka si Ansquami. Sa second chance points, meron naman tayong 11 din. Sa pass break points, meron tayong 8. Sa bench points, meron tayong 27. So maganda ang tulong dito mga kois para doon sa mga bench player. So may katulad nga nung sinabi natin, maganda kasi ang ball movement at rotation ni coach team call ng player, kaya nai-involve lahat pati itong mga bench warmer na player ng Gilas Pilipinas. So ang total assist naman nila ay mayroong 24 assist. So maraming assist nga itong mga kois kahit nga maganda ang tulad ng sinasabi ko, maganda ang ball movement talaga mga kois. At sa rebound naman mga kois, considering na nandyan nga si Junior Pardo at saka si Ansquami maging si Japheth Aguilar, ay meron tayong total na 38 rebounds. Sa block naman ito ay meron tayong 4 na block at sa steal meron ding 4 na steal. So overall mga kois, maganda ang pinakita ng Gilas Pilipinas kontra dito sa KBL team na Changwon LG Seekers. So ang panalo na nga nila dito ay magbo-boost nga para sa pambansa koponan bago lumaban sa 19th Asian Games sa China, kung saan ang Gilas Pilipinas ay nasa Group C kalaban ang Team Bahrain, Jordan at saka Thailand. So dito nga mga kois ay mahirap din itong mga kalaban ng Gilas Pilipinas dahil sa everybody's ball game nga mga kois, may kanya-kanyang paghahanda din dito ang bawat koponan at bawat bansa para sa Asian Games na ito. So hindi natin muna iisipin ang China mga kois, isipin muna natin dito ang tatlong team muna na makakaharap ng Gilas Pilipinas bago tayo isipin ang China. So dito nga mga kois, good luck na lang sa ating pambansang koponan ng Gilas Pilipinas laban para sa bayan, puso, good luck Pilipinas.